Showbiz fanatics, TBJ, alongside with bossing Big Soto, abay naghahanda or pinupush patungkol sa isang cyber libel case. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cuts po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga pag-usapan natin ito, no? Dahil matapos nga or mag-iisang buwan na nang inilabas ng IPO PIL yung kanilang desisyon patungkol po sa pagbibigay ng pabor, no? At ipinangalan na nga kay Sir JDL or Joey De Leon ang pangalan or trademark na Itbulaga. Matapos po silang maghain ng mga ebidensya at according to IPO ay nailathala at naisulat nga, no, ng malinaw at proper yung mga detalye kung paano po nabuo ang titulong Itbulaga, kung saan ito po ay inhonor kay Mr. Joey De Leon. So dahil po dito ay ito po naman ngayon ang talaga naman pinagtatalunan, dahil pati po yung hawak ng Tape Incorporated ngayon ay tuluyan na nga po itong ginagamit pa rin nila, no, dahil ika nga daw nila, meron daw silang hawak na dokumento na sila din daw ay nagmamay-ari ng titulo. Kaya nga po talagang napapatagal. So dahil po sa pagprolong, no, sa mga delaying tactics na ginagawa ng kabilang kampo, ay imbis na yung TBJ lang mismo ang kanilang sinisiraan, isinasama na rin nila yung mga Dabar Cards na kasama ngayon ng TBJ. So meron po kasing isang pro tape, no, na nagtatago po siya sa isa pangalan na ito po yun, no, si Pro, nagtatago po siya sa pangalang Paloma Espolarium. So maraming beses na po siyang naglalabas ng ilang mga detalye at ilan sa mga lives, ano, parang cyber libel, no, libelous na mga statement patungkol po sa TBJ. Ngayon naman, si Karen Eistrup at ang ilan pa sa mga Dabar Cards ang kanya pong binibigyan or sinisiraan sa online. Sabi niya, what if hindi tinakot ng Thunders veterans joker si Karen Eistrup? Siguro part pa siya ng All Out Sunday family at sobrang blessed niya sa mga endorsement. Kaso nagpaloko sa mga gurang. Ayan tuloy, kahit sa ASAP, hindi makapag-guesting man lang Tape Incorporated. So parang sinasabi kasi nito, binibintang niya sa TBJ na tinakot daw di umano si Karen para daw po sumama sa TBJ. Samantalang nagbigay po ng statement ang ina mismo ni Miss Karen Eistrup na sila mismo or ang nanay niya mismo ang nag-decide na sumama itong si Karen sa TBJ. Kasabay nga nito, eto rin, nagsalita rin siya, no. Sabi niya, lagi niya tinatag ang tape eh, pero never niyang tinag or minensyon ng TBJ. Puro ang tawag niya lang gurang. Itbulaga sila nag-umpisa at nabago ang buhay. May kasabihan ng taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. So ang tinutukoy niya naman dito si Maine Mendoza at saka si Alden Richards, no? Parang sinasabi niya, for without Itbulaga, no, hindi daw po magiging ganito kaganda yung karera nila. Which is parang sinasabi niya kasi si Alden po sobrang loyal po siya sa TBJ. Never po niyang tinanggap kung ano man yung inaalok ng Tape Incorporated sa kanya matapos magpaalam nga ang TBJ dito po sa nasabing programang ito. Kaya tinawag niya na parang hindi nga raw marunong lumingon sa pinanggalingan. So ganun po yung tawag niya ngayon kay Alden. At kasabay din ito, sinasabi niya din na ito pa, nung nasa Tape Incorporated ng Itbulaga, ako Itbulaga lang, buhay na pamilya ko. Ngayon, kinakailangan ko pang mag-show sa mga piyestahan at mag-wow mali para matustusan ang pangangailangan ng pamilya namin ni Jose Manalo. Sana hindi na lang kami nagpauto sa tatlong gurang. Ayan tuloy, pagod kami masyado kumpara noon sa tape. Nadodoblin pa sana sweldo namin. Sayang. So siya po yung nagsasalita, no. Hindi naman talaga to sasabihin ng ni Bali Bayola eh. Siguro po sa kanyang sariling opinion, magagawa niya to kung sa pera lang talaga siya tumitingin. Pero dahil po mas nagmamatter yung loyalty dito kay Jose tsaka kay Wally, kaya naman talagang masasabi natin na
hindi nila tinanggap kahit gaano pa kaganda yung offer, ano. Ang nakakainis lang dito, iniisa-isa niya araw-araw yung mga host. No, talagang sinasabi niya parang sinisiraan niya sa publiko. Ang pinagtatakan ko, bakit siya nagtatago sa pangalang Espolarium, Paloma Espolarium, no? Dahil nga syempre, yung kaso nga ni Paloma ay parang dito po inaano, ini-incorporate sa TBJ. Kaya parang yun yung lagi niyang pang-blackmail, ano? Sabi niyan, current official statement upon leaving Itbulaga. With a heavy heart po, I have no choice but to terminate my contract with Tape Incorporated. So parang ito yung sulat kasi officially. Pero according po sa ilan sa mga naririnig natin na pinupush through na po ng kampo ng TBJ na magsampa ng cyber libel case against those people. Dito po, lalo-lalo na sa isang isang Facebook page nito, dapat po talaga unang-unang kumilos dyan yung mga legit Davver cards. Meron naman tayong karapatan na i-report para po talagang pag na mass report po yung Facebook page na yan, mawawala na yan. And gagawa na naman ang panibago yan. So much better, talagang bigyan na ng leksyon to ng TBJ. And I know na after those things, a-actionan na po nila yan. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin, ano. Magbasa po tayo ng komento mula kay Edgar Dominador. Sabi niya, mag-produce ako kaya ng show at ang main host ko si Papa Piolo Puntit at ang ipapangalan ko sa show ay Walang Sustento. Yun. So ito po yung kanyang komento para kay Paolo na talaga namang saksakan ng yabang, ano. And of course, sabi ni Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Darids, happy EB. Ayaw talagang bitawan ng Tape Bulagta ang Itbulaga. Dapat matagal nang ginawa ng Tape Bulagta, kaso nga nagmamatigas pa sa title at patuloy pa rin na nagmamatigas. Tro, biruin po ninyo, hindi po sila pumasa sa EB Happy kay Jericho Kalingal. Ngayon na naman, ginagamit pa rin nila Happy EB, which is binaligtad lang nila. Samantalang ang sabi ng IPO, kahit daw baligtad rin yun, basta na ron pa rin yung salitang EB, Itbulaga, or whatever, hindi nila pwedeng gamitin. Pero talagang nagmamatigas po sila. Dahil alam naman natin ang dahilan, marketable kasi ang Itbulaga sa mga advertisers. Sabi naman ni Vladimir Rusi, patuloy po namin, Ma'am Darits, sa paggamit ng Itbulaga sa TV5 dahil magpapalit sila ng pangalan sa noontime show, ang Tape Itbulaga. Yun. So ito naman po ang kanyang komento patungkol dito sa issue na ito. So abangan na lang po natin, no, kung kailan po ilalabas ang Sipuina, para po dito sa kaso na ito, dahil talaga namang medyo alarming na sa part po ng TBJ kasi talagang paninirang puri na yung ginagawa niya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darids TV.